mga bumibidang mga istorya sa mundo ng social media. SMS Social Media Stories. Okay, partner, mapa-trending o hindi. Basta hashtag Petmalu, ibibida natin yan. Hashtag throwback, hashtag hugot, kahit ano pang istorya, partner, lilinawin yan, at pag-uusapan. Siguradong busog ang mata at tenga mo sa mga istoryang kahit kailan, hindi mo pa naririnig. Tama, humanga sa mga kabilib-bilib, nakaka-inspire, nakakatawa, at interesting yan stories. Aba, saan ka pa? Hashtag alam na this. Tama, samahan niyo po kami. Ako po si Victor De Guzman. At cute na Arian Rabuya. Dito lang sa SMS, Social Media Stories. Tatlong armadong lalaki, patay ng makipagbarilan sa mga pulis. Bugbugan ng tatlong kabataan sa computer shop, huli sa CCTV. Pulis na Good Samaritan, naispatan ng isang netizen. Sentemos, iniipon ng magulang para mapaliver transplant ang kanilang anak. Jeepney driver, kinuyog at hinampas ng tubo ng dalawang kalalakihan. Nung bata ka ba, partner, pinangarap mo bang maging host sa ganitong show? Ay naman, syempre grade 2 pa lang ako, partner. Wow. Pangarap ko na itong mangyari. Oh, ngayon ko lang nalaman yan. Pero ito, napansin mo, partner, syempre, di ba? Iba-iba tayo ng pangarap. Nung bata pa tayo, ako iba rin yung pangarap ko. At hindi ko na pinangarap na maging host. Someday na ito tayo ngayon, di ba? So, actually, maliban dun sa iba kong mga pangarap, isa rin dito yung pagiging scientist. Kaso wala. Hindi kinaya ng powers. Ibang level, scientist. Hindi kinaya ng powers. Pero agree ako dyan, partner, na iba-iba talaga ang gusto natin maging someday. Yes. Kasi nung mga bata pa tayo, at alam mo, partner, nasa atin kasi yun kung pipiliin natin yung sobrang hirap or yung mahirap lang na work someday. Oh, tama, partner. It still depends on us. Yes, tama. Or yung isa pang option, syempre, yung work na mahal mo, di ba? Yung kahit anong pagod. Tama. Katulad natin ngayon, di ba? Love your job, ika nga. Love your job. Wow, gusto ko yan, partner. Mm-hmm. Kaya, partner, believe talaga ako sa mga pulis na naglilingkod sa ating bayan. Buhay nila yung nakataya at... Alam mo ba, partner, ulitin ko. Kasi buhay nila yung nakataya sa pagseservisyo sa ating mga kababayan. The keyword, partner, is servisyo. Servisyo po. Ito, ang unang nating story, partner, pang-action movie agad. Ay, nabanggit mo, ayan, polis. Ito yun, related dito yun. Action movie, parang ano lang, ganon-ganon. Ay, nako. Bakit, partner, bakit naging action movie yan? Dahil ang bida natin dito, wala na pong iba kundi mga kapulisan. Mapapanood niyo po dito kung paano sila nakipagbarilan sa tatlong armadong kalalakihan. Magkarain. Sigurado mababahashtag kayo dito ng hashtag servisyo para sa bayan. Payatas, Quezon City. Ang bodycam ng pulis na ito ang saksi sa barilan at pagkamatay ng tatlong armadong kalalakihang nagsubok tumakas sa checkpoint ng Highway Patrol Group at Quezon City Police. Padating pa lang ang tatlong armadong kalalakihan lula ng kanilang motor na walang ilaw nang biglang magbalikan ang mga ito dahil nakita nila ang checkpoint at ang mga pulis. Habang nagmamaniobra, nagpaputok ang mga ito dahilan para gumanti ang mga pulis sa checkpoint. Ang resulta, patay ang tatlong armadong lalaki. Maririnig sa video ang matitinding sigawan at kung paano nagtago ang mga pulis sa kanilang sasakyan matapos silang paputukan. Ayon sa mga pulis, sa una nilang checkpoint, tumakas na ang grupong ito. Sa mga oras na ito, nasa 15,000 na ang views ng video na ito at 654 naman ang bilang ng shares nito. Computer shop addict na ba ang inyong mga anak? Sa tingin mo ba, tama yung pinaggagawa mo bilang isang magulang? Tama, baka naman hinahayaan mo ng maligaw ng landas yung anak mo at maging future tambay na yan. Gising-gising po, mga mami sa daddy sa nanonood dyan. Eto kasi, partner, kadalasan naman hindi sila natututo hanggat wala pang nangyayari sa kanilang mga anak. Ayun naman sa mga partner. Teka, partner, may panindak ba tayo para sa mga mukukulit na parents na to? Or man namamanhid na sila? Tama ka dyan. Eto kasi next video natin, partner. Okay. Anak ko, kinuyog ng dalawang binatilyo sa loob ng computer shop. Okay. At ang hinihinalang ugat ng pagbugbugang naganap na ito or itong action scene na ito, dahil sa pagkapikon. Sige, partner. Dami talaga napipikon sa mga games na yung sinasanose. Huwag na natin patagalin pa at panoorin ninyo na po ito. Mga magulang dyan, tutukan nyo to. At siguradong mapapahashtag tayong lahat na sineryosong laro.
Tahimik na naglalaro sa computer shop ang mga kabataang ito nang biglang lumapit ang isang binatilyo sa isang lalaki naglalaro ng computer games. Ramdam na hindi maayos ang pag-uusap ng dalawa, kaya wala pang ilang segundo, sinapak ng lalaking nakatayo ang nakaupong naglalaro. Sapol ito sa mukha, ngunit hindi nagpatinag. Tumayo at dito na nagsimula ang rambulan ng dalawa. Ang masama dito, tinulungan pa ng isang nakakulay asul na damit ang lalaking sinapak. Umabot pa sa punto na kumuha ito ng sila at inihambalo sa dalawa. Aluga ng mga computer sa loob ng computer shop at ang mga silya nagkagulo-gulo. Tumba ang lalaking unang nanapak at pinagtatadyakan siya ng dalawa sa lapag nang walang kalaban-laban. Biglang dumating ang isang lalaking nakakulay itim para awatin ang gulo. Isang sapak ang nagpatinag sa dalawang galit na binatilyo. Agad itong napahinto at naglabasan matapos awatin ng nag-iisang lalaki. Krimen! Nako, matunog sa publiko ang mga nasasangkot na mga masasamang loob dyan, partner. Hindi lang yan, kundi mga naninira din ng puso. Krimen! Nantahimik ako doon bigla. Hindi lang dyan yung mga masasamang loob, kundi pati mga pulis. Alam mo kasi this time, partner, ibang istorya yung masasaksihan mo, lalo na kayong mga viewers dyan, dahil tungkol ito sa isang Good Samaritan na pulis na sakong nakuhanan ng isang cellphone camera ng isang nantigang pusong netizen sa kanyang kabutihan ginawa, partner. So partner, in short, to make it short, yung ginawa niyang kabutihan, nakuna ng cellphone ng isang netizen at kinalat sa social media. Tumpak ka dyan, partner. Pero partner, ito yung tanong, ano ba yung ginawa niya? Ba't katrend-trend ba talaga to? Saktong tanong yan. Simple lang. E di panoorin natin ang video na ito para malinawan lahat, lalo na ikaw at kayo, na siguradong mapapahashtag tayong lahat ng hashtag petmaloding lespo. Sa pakikipag-usap ni Mazo sa bata, napagalaman na gusto pala nito ang laruan na kasama sa isang meal sa sikat na fast food chain. Dahil dito, tinanong ni PO1 Mazo ang kasamang superior kung maaari niya itong isama para kumain. Pumayag ang kanyang superior. Dito na siya naaktuhan ng isang hindi kilalang netizen kung saan kinunan siya nito ng litrato at ipinost sa social media dahilan para mabilis na kumalat ito. Samantala, nakausap na din ni PO1 Mazo ang mga magulang ng batang ito para paalalahanan sila na huwag papabayaan ang kanilang anak na magpagala-gala lang sa kalsada. Samantala, ito ang kanyang mensahe para sa mga nakikinig. Mga parents, mga magulang, sana po magsilbing awareness po sa atin yung mga, sana po huwag niyong pabayaan yung mga anak ninyo. Willing tayo tumulong sa ibang tao kahit na hindi natin kaano-ano. And yung simplicity na may bibigay ng tao sa inyo, okay na po yun kahit wala pong kapalit nun. Yung ngiti lang po yun para sa akin, okay, sapat na yun para tumulong pa ako sa ibang mga tao. Partner, kapag nakapulot ka ba ng 100 pesos sa kalsada, pupulutin mo, yes or no? Yes naman, partner. Kapag partner, binalikan ka ng may gusto sa'yo dati, yes or no? It depends on the situation, partner. Okay, kung 50 pesos, partner, yes or no? Oo naman, yes. Kasi hindi mabubuo ang 100 kung walang 50 pesos. Di ba po ba? Tama. Sino ba kausap mo? Sino yung kausap ko? Kala ko may kausap ka dun eh. Ay, paano partner, kung yung 100, 50, kumpara na lang natin dito yung piso. Kukunin mo pa ba yun? Kaya mo, nasa ilalim ng gulong ng jeep. Mag-e-effort ka pa bang pulutin yun? Ang sagot ko dyan, mga viewers, lalo na sa'yo, partner, hindi mabubuo ang 100 kung wala pong piso. Kaya syempre, pupulutin ko yun. Parang Aliwan Fiesta 2018, Reyna ng Aliwan yung dating ngayon. Pero ito, partner, kung sentimos, hindi mo na kailangan sagutin. Maaring oo, di ba? Maaring hindi na. Depende ang magiging sagot, depende sa personalidad ng tao. Pero ito, partner, itong magulang na mapapanood nating mga viewers, iniipon lahat ng sentimos. Hindi para sa kanila, kundi para sa kanilang anak. Para sa kanilang anak. Wait lang, partner. Why do I have this feeling na may sakit or karamdaman yung anak nila ngayon? Okay. Actually, partner, tama ka eh. Kasi itong baby na to ay nakangailangan ng liver transplant. Ay. Kumbaga, in a short span of time, immediately, kailangan mapalitan dapat na yung liver. Dapat agad-agad. Oo. Agad-agad. Kung hindi, mapapalitan. ASAP, ganun. Maaaring mawala na ang kanilang baby.
nakakaawa naman yan, partner. Pero iba talaga ang pagmamahal ng mga magulang, no? Yung tipong madaming tao na hinahakbangan lang o kaya inaapakan lang yung sentimo, right, para partner, sa kanila italagang tumpa ka dyan. Mahalaga yun. Mm, yung iba yung halaga, no? Halaga. Pero eto, partner, dapat ina-appreciate talaga natin kasi mga maliliit na bagay. Kasi di ba sobrang grabe yan pag pinagsama-sama na. Appreciate okay. The little and small things. Yan, ikaw nga. Partner. Pati mga maliliit na tao. Tama ka walang dyan. Ma-offend na, okay. Walang pong ma-offend, okay? Huwag na nating patagalin pa at mapapahashtag lahat sa social media story na ito na. Halaga ng sentimo! Nalaman po namin nung 4 months pa lang po siya, sir. Sa check-up po, tapos nung last November po, doon na po yung biopsy po kasi siya doon po talaga nalaman na may kan talaga siya sa atay. Nang kumonsulta sila sa doktor, sinabi nitong kung hindi maoperahan ng bata na kinilalang si Rimuel, 2 taon na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Yung pinaka-panto yung buhay nila, sir, 2 years lang po. Ayon kay Amethyst, kumakayod ng kanyang asawa sa pagiging construction worker para makapag-ipon at mapa-opera ang kanilang anak. Makikita naman sa viral video ang dami ng sentimo na iniipon at binibilang ni Amethyst para mapa-opera ang kanyang anak. Ito naman ang bank accounts at cellphone numbers ng mag-asawa para sa mga gustong tumulong. Sana po matulungan po kami para po mapagamot si baby para ma-liver transport po siya agad. At nagan po sana po ako na matulungan po sana kami ng mga government para po mapagamot agad si baby. Salamat po. Manong, bayad po! Para po, alam mo partner, yan yung mga kadalasang naririnig natin kapag tayo sumasakay ng jeepney or jeep, di ba? Tama partner, at hindi yung kalabugan at sigawan na maririnig nyo sa susunod naming social media story. Naku, paano ba naman kasi binugbog ng 2 kalalakihan itong kaawa-awang jeepney driver. Okay, partner. Pero ito ayon sa isa sa mga netizen partner, baka naman daw may ginawang hindi talaga katanggap-tanggap yung jeepney driver. Malay nga naman natin, 'di ba, partner? Madalas kasi nagiging one-sided lang ang viral video sa social media. Tama, we don't know the story of this one, the story of the other one, right? Tama partner, kasi we base na lang kung anong nakikita natin doon. Yes, dun. Yes. Putol na information. So tama ka dyan, partner. Huwag na nating bitinin, no? Huwag na natin silang bitinin. Ang mata at tenga ng mga ating viewers dahil sigurado ako, ang video na ito magpapa-hashtag sa kanila ng Kinuyog! Yog! Sa video na ito, malinaw na makikita ang pambubugbog ng 2 kalalakihan sa isang lalaking jeepney driver sa pamamagitan ng pagtadyak at paghampas ng tubo. Makikita naman kung paano hinatak papalabas ang jeepney driver at kung paano ito tinadyakan ng isa pang nakaputing t-shirt na lalaki. Saktong nakaharipas ng takbo papalabas ang lalaki. Sinubukan pa itong habulin ng lalaking may hawak na tubo, ngunit hindi na ito umabot. Eto partners, napaka-solid ng lineups natin sobra, for today. Sobrang interesting ng mga lineup natin ngayon. Iba talaga partner kapag yung interesting. Yung stories natin no comment. Okay. Sige, partner. Ano ba yung sabihin mo? Ang sabi ko lang dapat, iba-iba yung stories natin ngayon. Talagang merong nakakatuwa, nakaka-aliw, nakaka-bad trip, at nakaka-inspire. Tama, partner. Yan ang gustong-gusto ko kapag tinatakal natin mga story nito sa ating SMS social media stories. Hindi lang isa yung natututunan. Kumbaga, na-apply din natin sa pang-araw-araw. Lahat. We learned everything. Tama, partner. O, sige, partner. Baka mainip sila. Balikan natin ulit ang ating mga talagang pack na stories Pet for today. Pet malung stories for today. Tatlong armadong lalaki, patay ng makipagbarilan sa mga pulis. Bugbugan ng 3 kabataan sa computer shop, huli sa CCTV. Pulis na Good Samaritan, naispatan ng isang netizen. Sentimos, iniipon ng magulang para mapaliver transplant ang kanilang anak. Jeepney driver, kinuyog at hinampas ng tubo ng 2 kalalakihan. Teka partner.
Bago natin tapusin to, kayong mga nanonood dyan, baka may alam kayong interesting story na paniguradong patok sa ating mga viewers na isineshare nyo sa social media. Kasali ka doon. Nako, kung may alam kayo talaga, na talaga namang hashtag Petmalo, hashtag Lodi na istorya, yes, huwag niyo kalimutang itag ang aming page dahil malay niyo lang naman eh, kayo na ang sunod naming ibibida dito sa SMS. Don't forget to follow us on DZRH News Television, Facebook, and YouTube channel. Ako po, si Victor de Guzman. At ako naman, ang cute na si Arian Rabuya. Ay, sorry partner. Bukas ulit, kita kits. Hashtag werpa. Hashtag Petmalo. Hashtag alam na din. Dito lang yan sa SMS Social Media Stories. Bye-bye! Adios!